I'm gonna be putting my vote on next play. All right. Well, for me, I will be going against that one. Kasi, oh, definitely. Okay. Yeah. Kasi if this pans out, kapagka na-hold ito ng BLUFIRE up until 10 minutes, more so 15 minutes, anytime, any day, this could be a proper win for Akimi. The only thing that na pwedeng ipapasukin sila dito, if MB mag-overcommit, natalunan agad doon si Chu. And given, iba, ito yung tipo ng Kimi na medyo fast push eh. Yung jungle FM. Oo nga eh. Yun nga talaga. Kaya kasi nasabi ko rin na pag ito, naisahan mo sa jungle, tuloy-tuloy na eh. Pero yes, by design, dapat mas mabilis yung jungle ngayon ng Kimi natin. Tingnan mo kung gaano kabilis tinik yung Little Wanderer doon ng Kimi. It might be by an inch. Pero that would be nice. Ngayon, on the move na si Chester. Man, Chester is actually disrupting ka agad. So, anyway, no, parang kung iisipin mo dito, yung rotation dito, I think, mas mabilis para dito sa side ng BLUFIRE. And medyo may part na ano, no, I was actually thinking Limbs would be the one to carry, pero it's just actually gonna be Chu. Yeah. At, oh yes, it's so interesting as well na ang aga ng flicker doon ni Yawi. For that, parang got heavily punished there by the Valier. Pero still not gonna be enough. We still have no first blood for this game, no. I can't help but feel na parang same to nung game 1 ng ano ng Bren tsaka yung tsaka Onyx. Tansyahan sa una tas unang kill tutuloy-tuloy na, no. It could actually go with that. Pero ito, no, ito kasi magiging catch talaga dito parang Shane is medyo negated dito si Kripsu. So it's up for him kung paano niya ma-force out kasi all of actually 4 at least 3 pala ng mga main heroes dito or core heroes for NXP Solid do have its Purify. So meaning to say, Kripsu would have a hard time landing the Fatal Links into in case na magkaroon. Pero they do have here the Yuzhong na pwedeng-pwede pumasok agad doon sa backline nila na ma-core, na ma-Purify. Then that's the time for Kripsu to take advantage and get a good or land a good Fatal Links. Yeah. Yeah. Again, alam naman natin kung gaano ka... Kaya Fatal Links yung hini-headline natin dyan. Kasi nga, alam natin kung gaano ka-game-changing yung Fatal Links eh. Diba? Mm-hmm. But there we go. Alam din natin kung gaano kaganda ang macro sense dito ni H2. And can actually see kung gaano siya ka-wise sa paggamit. Even the Mountain Shocker. Just so they can establish a little bit of pressure against BLUFIRE. No, buti na lang wala pang turtle on this part. Mm-hmm. I think isa yun sa ano eh, medyo magpapa-differentiate on both teams. Kasi feeling ko ma-hold nila to eh. Up until the 3 minutes, all lanes, most likely. So, walang mangyayari up until the, yun yung magbibigay talaga ng advantage. Who will be able to secure the first turtle? Wala nang perfect match si Kripsu doon ha. Ganon, yung mga tanks natin nag-overextend, napapunish din talaga ng napakabilis. Parehas nung nangyayari halos kay Yawi kanina. Pero still, no. First blood in this game. Umiinit. Alam nyo guys, mukha lang walang nangyayari. Pero pag mas matagal na walang first blood, mas lalo lang umiinit eh. Pero ano, no? BLUFIRE is the scaling team dito. Like, it's like a ticking time bomb para sa series na to. Yeah. So I guess NXP Solid will be the one to be very aggressive nature dito sa first 10 minutes of the game. Or at least 5. Patulad dyan, Yawi. Okay, tingnan natin ha. Yawi here. There is the Fatal Links completed mula kay Kripsu. Aray! Mga kaibigan, tuto ka agad. Pero si Choi was able to walk away. Habol ni Renny J. And he can attack even more. That's the first kill. Siguro mga members dito ng mga taga BLUFIRE. At tuloy ang apoy. Atras muna hoy. Dito ngayon. Ito ang BLUFIRE. And that's it. They were able to bag one members. Pero tol, namisot ko. Sino nakakuha ng turtle? I didn't see that kasi nakatutok ako doon sa Kimi, to be honest with you guys. Kasi ang nangyari doon, actually makikita mo na dito eh kung ano yung targeting ng NXP Solid. Even Renny J going doon sa backlane, that's why Chu was forced to go inside the tier 1 turret. Then si MB nag-avatar of the Guardian itself. Kumbaga talagang tinatarget nila dito si Chu. Alam naman natin eh. Chu yung may susik talaga dito eh. Pero... at least hindi ganun nga na si shutdown si Cho. Tsaka isang talon lang. And it's a good thing then that I think yung purification na nagbigay ng enough movements did for Cho the moment na tumalon si Renny J. The job of Renny J was good. Talagang ano lang, mataas yung movement speed na provided ng purification doon. Yeah, and actually it's H2 who did get the turtle. Yeah, we got H2. So again, consistency ni H2. Pero man, init ni Kripsu ah. Round 2 na yun. It was Chester that was back in. May isang kill din naman na nakuha dito yung next play, no? Upon that replay yata. Renny J against Secret. Oh, medyo
ang maganda ay nagiging ikot dito ng BLUFIRE, let alone. Isipin mo rito na if Crypto could be able to get at least one defensive item and go direct into a fling time, pwede lang ulit-ulitin kung ano man yung nangyayari. But wala, i-force nila unang Fatal Links, tanggal lahat na ma-force nila yung Purify. Ito kasi yung medyo nag-hold lang eh for BLUFIRE to be able to go in eh. Yung mga Purify, once this everything na wala dito, it's, the NXP Solid will be on the defensive. Ah, yes. Totally. Lalo pa may panghabol yung BLUFIRE. Flicker din yung hawak nila dito. I mean, that might be used defensively, pero pwede mo na nagagamitin yan. Offensively, no? We got mount on the turtle dito. And I cannot but feel na yung early expectations dito na next play, na break ka agad ng, ano, ng BLUFIRE. But still, there is H2. And the guy is always headlined, not really by his, more than his micro skills, but by his consistency. Hagip dito si Unseen. Doon na yata. Pwedeng sunod-sunod yan. Nahagip show dito, Purification, sunod na layer MB. Hindi makapasok si Secret. Zinozone out lamang ni Chester. Agawan dito ng buff na, isecure pa rin naman yun yung tube. Oh, ang ganda. Ang ganda nung pasok doon ni Yahweh, securing, I mean, to Unseen. Medyo nawala. Nawala yung formation dito ng BLUFIRE from the turtle. Parang may part sa kanila that they would like to contest, pero parang haphazardly, nagdadalawang isip sila eh. Mm-hmm. Diba? Parang pwede yata, kaso for sure merong Purify yan. So that would actually leave BLUFIRE yung part na uncertainty, na hindi nila ma-worry siguro na tama na ba ito na ba yung opening, or hintayin muna natin. Not to mention napaka-threatening na H2, diba tol? Mm-hmm. Tas na ng damage niya, ganun lang. Classic scaling on YSS. And YSS talaga para sa on my personal opinion is one of the number one carry right now. Uh-oh. Ang bilis eh. Ang bilis ng farm eh. Ang bilis. Ang taas ng damage na pwede ibuka. Para alam mo yung ano, early revamp kay Bruno. Ganun kaagad yung batuan ng damage. Yung hindi pa ready maglaro yung mga ano, yung community against Bruno. Parang ganun yung vibes ngayon with YSS. Now, naset up andito si Cryptzoo. You know, those kind of free kills binibigyan mo sa NXP, automatic yan. They will take advantage of that. There is the kick onto H2. Hindi na follow upan kaagad. He got damage for reals, for serious. Pero not enough to get any execute. Here comes MB, another re-engage by Yahweh. No commitment na, and the mounting shocker na lang to get at to make this advance of the BLUFIRE squad awkward. Had it been na nandun si Cryptzoo, it would be a different story. Nadali pa dito yung baller natin. Yun lang. I think this is dito na nagsisimula mag-mess up ngayon yung BLUFIRE. Oo. Nawawala sila dun sa tipong early formation nila. Like their first 5 minutes na nahuhold nila eh. Kaso, habang tumatagal, lumalakas si H2O, the Mountain Shocker, nararamdaman na ng mga squishy heroes dito ng BLUFIRE. Like, let alone Unseen. Or even Chu. Yeah. You have to go in with a plan eh. Automatic yan. Dali na rin dito si Limbs, mga kaibigan. Next play tol has taken good control now of this game. That is the third turtle. They have a gold lead of 3,000. Cryptzoo has to walk away. Even though with the Fatal Links is using the pre-match defensively because they're not seeing any freedom. At si Yahweh uminit na. Hindi na sila pinahinga ngayon ng next play at nagsisimula na ang magbilang patungong pagdurog dito. Itong next play solid. Man, Secret here would have to walk away mula kay MB. Thought they're just cornering as well the Yuzhong. Ben, ang bilis maapula ng apoy dito ng next play. Oo. Medyo, eto, dito ngayon magkakaroon ng malaking problema dito yung BLUFIRE. Kasi, yes, they have here the Kimi na probably gonna be going for hybrid. Kasi, jungle go for first at least a BOD item or at least Raptor Machete. Kaso nga lang, hindi nila nagawa yung gusto nilang itemization. Technically, hindi na siya nag-go for BOD kasi alam nila that they would are already on the back foot. Nagdiretso na kagad siya with a glowing one. Yun lang. Pero nakaisa pa rin naman. Napakabilis ng burst dyan because multiple BODs nga gaya na nabanggit mo. Ang nasa side naman na ang BLUFIRE. And again, Cryptzoo trying to get the timing in for that Fatal Link. He went for the flicker. Fatal Link burst the purification. H2O trace palapit na maalam dito ang malaking buhay ni Cryptzoo. And follow up by Yahweh. Pumomp yung pabalik para matamaan na lang siguro si Limbs. So yun na. Libreng Tori na ulit para dito sa next play. Grabe, it's on a roll talaga dito for H2O. The Mountain Shocker is really giving BLUFIRE lahat ng miyembro nila dito having a hard time. Even on initiation, kahit si Cryptzoo napapadalawang isip siya kung kailangan niya na ba, is it the time? Kasi pwedeng gawin yung Fatal Links ni Cryptzoo. Kaso nga lang, yung mga kakampi niya, almost half HP na. Just the mere fact ng ulti ni H2O. Bilis ng scaling, ang ganda ng brush sa likod, they will commit. Andun na si H2, tumalun si Yahweh, there is the follow-up. Beautiful play na ginawa kagad ng mga member dito ng
next play, Lims tries to corner in. Makawala na kill kay Yami pero hindi na mahalaga kasi yung damage na binubugan dito ng next play, sobra-sobra. MB na pasobra yata ng Avante doon na kuha ngayon ng kill si Cho and goes for Danny J. One last racket, hindi na. But overall train is 4-4-2 at kuha pa yata at mid lane ni Merit. Grabe, grabe yung mga pinapakita dito. NXP solid showing up that they're really the team to beat din dito for this specific series. And yun na nga, mga ibigan, ang pinakamaganda doon parang Shane, countless threat yung binibigay nila dito sa Kimi. Parang tuloy-tuloy, Rene J, yung threat ni Rene J, yung threat ng Avatar of the Guardian. Hindi yung minuto, once na mawala yung purify niya, parang ano na eh, parang sobrang layo na ng range niya sa mga kakampi niya just to be safe and not die. You can only hit so much eh as a Kimi, no? Sa binabato rin dito rub ng ano ng next play. And man, hindi man nakita dun sa ating highlight fully pero yung setup ni Chester was really stellar, you know? Oh, yung sa may purple brush sa may likod, ang linis. And yeah, layered that Kufra with the low E, very threatening. Grabe. Yung mga bagay talaga dito. Saan pwede din eh, no? I mean, kay Chester, kung iisipin mo, his ult can't actually give Chuna a chance na mag-back agad eh. Just the mere fact, pwedeng fake nga eh, na ulti. Kaming from the Louis. Okay. Yawi, he did commit. Nakagib si Unseen. Ako, napapwara siya yung flicker dito. Alam niya eh, merong Mountain Shocker. Limbs, very awkward entry there. Wasn't able to get the kill. Kinatay na lang siya ng next play doon. Valier pick nila dito, no? Parang nagiging passive. Actually, too passive na to the point na nakabantay lang siya. Kumbaga, parang the main role of Unseen dito is just to watch out kung sino yung papasok dito para kay Chu. Just when you think tol, no, na parang mainit din yung blue bar, tapos parang kaya naman, H2's consistency can easily return the moral of whatever loss or whatever loss is committed or is exchanged from the mistake committed ng next play sa simula. Parang ang dali, basta okay si H2, okay lang si NXP, no? Makapagbigay ng konting kills here and there. Diba? Totoo. Totoo yan. Pero ito, may there's still a chance for BLUFIRE to be able to come back into this game. Of course, this is still Akimi. Once Akimi with at least a mage item na makompleto, pero secret might actually die there. But habol sila kay Renji. Like what we've seen. Kitang-kita pa rin naman yung damage ng isang Kimi. Yung nga, we have to funnel it correctly into proper heroes. Yeah. And nangyayari, na-juggle effectively ng next play yung damage ng Kimi, di ba? Oo. Parang isa, parang you, if you are the Kimi, you find yourself hitting different targets for a short amount of time. Mamaya, gatot catch yung tinatamaan mo. Minsan, Kufra. Minsan, Esmeralda. Bottom line, no execute eh. And maybe that's where it is lacking. Walang execute kill dito yung blue fire. No? Probably, alam mo yun, kung Balmond pa siguro to, baka mas may execute kill pa, di ba? Parang ang game, ang play na lang talaga ng BLUFIRE ngayon is to title this one. Probably give, nakuha na yung unang lord, is hold nila to up until na makakuha at least 3 core items dito, yung si Chu that could be able to burst down. May damage pa rin naman eh. And ang mahirap lang ngayon is that Kripsu, parang hindi niya makuha yung group niya, makakuha na magandang fatalics. Yeah, napabilis ng punishment kay Unseen. The moment talaga may nag-overextend, gulat factor lagi talaga yung next play. And if you're not accounting that, no, dun sa panggulat na yan, yun ang malaki problema. Setup pa ni MB tsaka ni Yawi dito sa may pinakalikod. No? Sakto yung minion wave na darating ngayon. Pero Turret, who's taking some damage on that, doesn't matter. Even if Yawi is saying goodbye, ilan man ang namatay dito sa side ng blue fire? Apat! And that's it! That's gonna be 2 inhibitor turrets to be taken in. One for the bot, one for the mid, and one for the base, and they will rotate as well. Panira ng moral, mga kaibigan. Tamang emotes. Indeed, this is the team that was hailed to be Team Payabang, but the Payabang will take the win for this game number 1. Next play, solid. Wow, solid performance.